Ako po ay nalulungkot. Akala ko po ako ang pinakamaswerteng vice mayor sa Maynila na hindi magkakahiwalay-walay ang mga kasama ko sa konseho. Pero nakakalungkot po ang araw na ito na marinig ko po ang inyong mga luring na hindi naman po natin gusto ito. Ako bilang vice mayor nyo, ginawa ko po lahat ng 100% na magagawa ko para iangat ang ating city council. Sabi mo nga, siguro mas magiging maganda ito. Para sa akin, sa tingin ko, magiging maganda ito kasi lahat kayo papasok na ngayon. Hindi na ako maghahantay pa ng attendance para makabuo ng quorum. Kaya siguro maganda na rin to. At sabi mo nga, magkakaroon ng pagdidebate ng maayos at sana huwag na tayong tanggalin yung respeto sa bawat isa. Nakikita nyo naman, di ba? Tuwing matatapos ang ating session, mga kasama, pwede ba ako magpa-selfie sa inyo? Sana wag din mawala yung ganun. Nasama-sama pa rin tayo kasi tayo po ay hinalal ng taong bayan para maglingkod sa kanila, hindi po para magdebate na magdebate dito sa ating council. At sa akin naman po, sa nakita ko pong paglilingkod ko sa ating bayan bilang vice mayor nyo, nakita ko naman po, wala namang pong maling ginawa si Mayor Hanila Cunapangan. Napakadaling kausapin naman po. At hindi naman po tayo iniwanan ni Mayor Hanila Cunapangan. Naging gabay siya sa akin. Kaya nga sinasabi ko, naging inspirasyon siya sa akin. Sa aking paglilingkod sa bayan. Dahil nakikita ko po ang kanyang sipag. Nakikita ko po kung paano siya magdesisyon. Minahal niya tayo bilang isang anak. Pero nakakalungkot lang po na ganito po ang mangyayari sa atin ngayon. Dahil personal po na lagi po akong nasa likod ni Mayor Hanila Cunapangan. Walang inisip na hindi maganda para sa ating bayan o para sa ating distrito. Laging okay po. Madaling kausap. Pag may nag-aaway nga dyan, pinagbabati niya. Binibigyan niya ng oras. Pero sana, dito po sa loob ng chamber natin, magmahalan pa rin tayo. Kasi ang ginagawa po natin dito ay para sa taong bayan, para sa bayan natin, na binoto tayo, na binigyan tayo ng pagkakataon na magserbisyo sa lungsod natin. Dahil hindi naman po lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating bayan. Biro nyo, 2 milyon tayong Manileño, pero 38 lang po kayong pinili ng bayan. Sana po, sa mga susunod na session po natin, huwag po natin sasayangin yun. At sana po, yung ating bahay, tanggalin na po natin si Mayor. Mayroon po tayong sarili na sinabi ni Conseil Caloy Castañeda. Sarili po natin to. Ako po ang tumatayong ama sa inyo. Hindi na nga po ako ama dahil pinapakisamahan ko po kayo ng maayos. Mabait po ako. Hindi po ba ako naging mabait sa inyo? Tinutulong. Ako po dahil sa ang training ko po dito sa atin sa konsehal, nung nahalal po ako noong 2007 hanggang 2016, masipag po akong gumawa ng resolusyon. Masipag po akong gumawa ng ordinansa. Dinala ko po yan sa Kongreso. Hindi naman po sa pagmamalaki. Dalawa po kami ni Conseil Edward noong panahon na yon. Ang madalas gumawa ng ordinance, ng bill at resolusyon sa Kongreso sa Maynila. Hindi po ako magaling magsalita. Hindi po ako... Pero nagtatrabaho po ako, gumagawa po ako. Kumukuha po ako ng mga kasama para makapaglingkod sa bayan natin. At ngayon po, unang upo ko po ng Vice Mayor. Nakita ko po yung kakulangan sa atin. Ang nipis ng agenda natin. Kaya minabuti kong humingi ng tulong kay Mayor Hanila Cunapangan. At Hianit, pwede niyo po ba akong tulungan? Nakita niyo naman po siguro. Di naman ligid sa inyong kalaman. Marami po akong binibigay na ordinance at resolusyon sa inyo. O kita niyo naman po, lahat ng City Council, tayo po ang may pinakamaraming nagawang ordinance at resolusyon.
185 na ordinansa ang naipasa natin. 1,119 po ang naipasa nating resolusyon para sa bayan natin. At kung may mali man tayo, dapat pag-usapan natin yung mali natin dito. Kung si Alcaloy, kung ano man po yung sinabi nyo kanina, dapat po pinag-uusapan kagad natin at hindi natin pinapalagpas. Dahil sino po ba ang masisira? Tayo rin po ang 12 City Council. Pero kahapon po, napakagaganda ng binanggit po sa 12 City Council. Hindi po Vice Mayor Yul Servo Nieto ang binabanggit nila, kundi City Council ang binabati nila na napakagaling natin. Huwag lang po sanang mawala po yung ating pagmamahal sa bayan natin, sa mga kadistrito natin. Sana po makaasa po ako sa inyo bilang Vice Mayor nyo, bilang ama nyo dito. Dahil kayo po mas matanda pa sa akin yung iba sa inyo. At sana po, magbigayan tayo. Kung meron pong mainit ang ulo, baka pwede natin pakisamaan. Pwede tayo magpakumbaba. Sabi nga ng ating idol, humility inspired people. Maging humble din tayo dito. Hindi tayo pwede magpataasan dito ng ihi para sa isang ordinansa at resolusyon. At saka, pwede po ba ako mag-request? Huwag po tayo mag-yose at mag-bebate po dito sa loob ng City Council. At huwag po tayong kakain sa loob ng City Council. Baka pwede pong huwag tayong kumain. Pwede naman. Sabi ko naman, pwede naman pong uminom. Lalo na nakikita natin, meron tayong naka-live. Di ba po? Ayun lang po. 1 minute recess, declare by the chair.